Ayun, bukas. Kandado pa rin. What's up, mga bossing, and welcome to the channel. Sa video to, ipapakita lang ako tungkol dun sa project natin na Mitsubishi Galan. So, dun sa nare-review. Kahapon, pumunta ako ng Nabaluan, Pangasinan, basta doon. And then, meron kasi ako nakausap tungkol dun sa mga katay na anak. Galant niya. So, pinuntahan ko kaagad, and then kailangan ko rin naman kasi na importante doon sa galant ko. So, nakakuha ako sa kanya ng AC Luger. Binigyan niya sa akin ng kawagang price. Thank you, sir. Kasi ano nga pala siya? Si John J. Diaco na doon sa Nabaluan, Pangasinan. Saan tama yung pagka-pronounce ko naman. And then, nakakuha rin ako sa kanya nung sa side mirror to, alam ko eh. And then, so, ito actually, inarbo ko na lang sa kanya. So, binigay naman niya. Tapos ito, nakakuha rin ako sa kanya na ito. Ayan. And, yun, meron pa dun sa, ano, sa L300. So, pupuntahan natin yung entry para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga lakbong sa kanya. Okay, so tara, punta natin kay Tri. So, ito na yung iba kong nakuha sa kanya. Kumuha na rin ako nito kasi yung ganito ko wala na, inamag na eh. So, pangit na ito siguro. Lilinisin ko na lang to. And then, binigay niya na lang sa akin itong mga hawakan na to. Ito yung bracket nung basta ito, makikita nyo mamaya basta yun yung bracket. And then sa loob, sarado ko muna to. Ito yung galant natin. So syempre papakita ko muna yung sinasabi ko kanina sa ulan to. Yan. So, ito yung kinuha ka sa kanya, mga bossing. Kinuha ko na rin to kasi yung ganito ko eh medyo matrabaho kung i-store ko pa. So, kumuha na ako nito sa kanya. And then, last thing is, ito yung pamalit ko. Kaya nga, akit ako. Ito. Nakakuha na ako sa kanya ng hood. So, kukulayan ko na lang ngayon yan. So, mas matinuto kasi yung hood ko eh sobrang lalim na nung mga kayod niya sa ano. Punta natin yung galant. So, bibigyan ko lang kayo ng update tungkol dun sa galant natin. So, ito na ngayon yung galant ko. Ayan. So, makikita nyo, hindi ko rin to napaayos yung ilalatero kasi nga, nawala yung cellphone ko, ninakaw. Siyempre, kaya natagalan ako magawa ulit ng content. Eh, kailangan ko munang gumastos para sa cellphone. So, ito yung hood natin ngayon. So, ang hirap na itong habulin. Pero, kung tutusin, pwede pa ito eh. May gagawin ako dyan. So, ito. Kinabit ko na yung side fender niya. Ayan, kung makikita nyo, malalim. So, perfect yung ano niya, lalim. So, may iniisip pa akong gawin dyan. Tapos, tindry ko na rin to. Yung bumper. So, kinabit ko na. So, makikita nyo, isang paa lang yan, saktong-sakto, yung taas niya. So, perfect, diba? Pero lalagyan ko pa yan ng, ano dyan, diffuser. So, ito, ginawa ko na to. Pininturahan ko lang to, yung grills niya. Ayan. And then, so, ito na siya. Ayun, magbukas. Kandado pa rin. Ayan. So, ito na siya. So, medyo madami pa yung carpet kasi na gagamit ko na eh. Ito. So, ayan. Katulad nun. Ito isa sa mga papalitan ko. Last na. Tapos yung boom light, may pamalit na ako dyan. And then, nagpalit na ako ng boots. Ito. Nagpalit na ako ng boots. And then sa gauge,
kung mapapansin nyo, iba na yung gauge ko. Courtesy of sa Boss Dave Malveda yan. Bigay niya sa akin. So, yan yung pinamalit ko dyan. Although, may problema dun sa ribbon, pero gagawin niya daw ng paraan eh. Tingnan natin kung ano yung kapalit niya. And then, ito, nagpalit na rin ako ng climate control. Kaya nga lang kasi hindi ko napakita eh. Nawala ka yung cellphone ko, ninakaw pa, sira-sira na. And then ito, niretrofit ko rin to, nagpalit ako ng hassle switch niya. Tapos ito, ayan yung mga pinalitan ko dyan, yung booger mismo. Sa kabila naman, walang problema eh. So, ayan. So, dito ko ilalagay na ngayon yung nabili kong AC Dover kay Boss J. Tapos yun, tingnan natin yung hood. Ipapakita ko sa inyo eh. Lalo muna. Dali, paano ko ba bubuksan to? May hawak akong susi. Dali lang, mga bossing ha. Angat ko lang to. Palit na ako ng tension wire niya. Yung high tension wire, nagpalit na ako. So, nag-connect ako dito. Punta sa body. And then last time, nilinis ko yung throttle body. Tinanggal ko tong intake manifold niya. So ito, yung TPS kasama ng mga ano diyan. Chinit ko yung servo, yung IACB. So kung makikita niyo diyan, ilalabas ko yung picture. Yung itsura ng IACB ko nung last time na nilinis ko, talaga nakakagulat kasi sobrang dumi na. And then parang pupugak-pugak siya, biglang bumaba kasi yung ano niya eh. Minor tas tataas. So, nawala yung idle niya. Yun ang concern ko ngayon dito. So, after noon, nalinis ko na. Okay naman. Nasinunod ko yung mga payo ng mga boss natin dyan. Shoutout ko na lang sila sa next content natin. Nakadami din eh. Ano maalala? Isa dyan, si Boss J ulit. Si Boss Romeo. Ayun, shoutout sa inyo mga bossing. And then, yun, okay naman, naikabit ko na yung intake na maayos. Ito yung intake manifold niya. And then, yan, basta, naikabit ko na. So, yun, radiator, next time siguro papalitan ko na. So, ito, kinulayan ko na lang siya ng red. Kasi, paano ko ito kukulayan ko ito eh. Kinulayan ko na ng red. And then, pati yung, ano natin, stand yan, red na siya. Kinulayan ko. Okay, so ayun, siyempre as usual, ito pa rin yung problema ko ngayon. So, meron na ngang fender, hindi ko lang maikabit. And, nung sinukat ko siya, tagilid eh. Kung papansin niyo talaga, tagilid siya eh. Oh. So, dito nagkaroon ng problema. So, yung fender, nakapasok ng ganun. So, sayad siya dito. Hindi siya pantay. So, malaki talaga yung gap. I mean, hindi naman gap eh. Kumbaga yung line niya, nawala. Hindi ko alam kung paano ginawa nila sa unang nakakabit dito eh. So, yun, mga bossing. Nagkaroon naman ng magandang resulta yung mga ginawa ko last time. So, yan. And the next naman na gagawin ko is yung pagpapalitin ko yung mga kinuha ko, syempre, kakabit ko dyan. So, yung hood na nakuha ko eh, maganda dito eh. May cover pa. So, next time, gagawin ko na naman. So, ito kasi yung concern ko dito sa, ano eh, kung may kita nyo, nakalabas yan. Eh. Pero, bingo clip, eh, much better, palitan ko na lang. Nang mas malinaw. Yan. So, sa wiring, may mga ginalawa ko dito na hindi naman kailangan na putol-putol kasi, nakita ko. And then yung ilalim dito sa glove box, may ginawa rin ako dyan. So, yun ang mga kung ano. Tapos, yun. Yung head stereo ko, hindi ko pa inaalis. So, para yun, wala na problema. Gumagana naman yung doom light ko. Makita nyo. Papalitan ko lang siya. So, yun na nga, mga bossing nun. So, ito na yung update ko ngayon sa galant ko. Okay naman siya. Nag-learning na rin yung idle niya. Sabi ni Boss J, eh, ganun daw talaga sa umpisa, medyo mataas. Tapos, pagka i-drive ko na eh, bumababa naman, bumabalik. Pero, papacheck ko pa rin sa magaling na mekaniko rin. Hindi ko lang ma
puntahan ngayon kasi busy daw sila. Last time na nagpunta ako eh marami silang customer. So next time babalikan ko sila. And then so yun eh balik tayo dun sa shop at may papakita pa ako sa inyo dun sa isa kong ginawa sa head. So alright mga bossing no, dito tayo sa garahe. Ay sa garahe, sa shop ko pala. Sorry. Ito yung sinasabi ko, isa sa mga ginawa ko sa mga panahong hindi ko nako-cover actually. So niretropit ko yung headlight ko. Ayan, niretropit ko siya. So ang ginawa ko, tinanggal ko yung salamin niya. Hindi ko mapapansin yung magkaiba na ng kulay yan. Anak na to, nakakaroon to. So nilinis ko lang siya maigi, pinintirahan ko yung isang side. Ito kasi bala ko dyan, gawin kong angle eye na. So LED na angle eye. O-order ako nun. And then ito, kung hindi umubra yung linaw ng chrome niya, kasi kung wala itong salamin, makikita nyo talaga, hindi siya ganun ka-linaw, hindi siya ganun ka-mirror na original na makintab talaga. So medyo may pagka-malabo siya. Ganun din sa kabila. Naka-block na rin ito. Inalis ko ito eh. Dinamitan ko ng heat gun. And then, last na ginawa ko dito is, ito. At plastic welding ako. Ayan. Yung plastic welding ko to. Ito yung kabila actually meron. So, gumamit lang ako ng wood steel. Steel nga. Ano ba tawag doon? Okay. Ito. Ayan. Steel wool. Ayun. Steel wool. So, gumamit ako niyan nung nag-plastic welding ako. Saka yung pinanlusaw ko dito is yung tawag dyan? Wall strip. Strip. Basta yun, yung plastic na strip. Sabay yun. Ganun ako dito nun eh. Ayan yung mga gamit ko. Natanggal na naman yung salamin. Okay lang. Basta na, meron ako nyan dyan. Ayan, basta nilusaw ko lang siya. Kaya ikutang ko. Ganun yung kabila, meron din to eh. So ito. Ayan. Ang ginawa ko, kinuha ko yung plastic ng ibabaw niya dun sa luma kong headlight. Plastic dyan. Ganyan, ganun din dito sa kabila. Okay, so, as of now naman, makapit na siya. Patibay na talaga siya. So, binigit ko lang maigi. Sayang nga, hindi ko lang napakita maigi sa inyo eh. Yun. So next time makikita nyo yan, naka-angle eye na. So pagka hindi gumana yung liwanag, ang gagawin ko, kulayan ko na rin siya ng itim. And then i-angle eye ko na rin din siya. Ganun na lang siguro solusyon ko dyan. So yun yung mga ginawa ko nung in the past few days na months na hindi ako nakakapag-cover. Tapos yung iba pa. So, ito yung AC Google natin. So, tapos yung auxiliary fan ko, hindi ko pa nakakabit. So, tinitesting ko pa kasi. So, yun. Last na lang. So, ito yung ginawa ko dito sa fog light. Meron na siyang bumbilya sa loob. And then, binalutan ko na lang siya ng carbon fiber sticker. Ayan, ako lang nag-carbon fiber niyan. Hindi ko rin naipakita. Siyempre, nanako yung cellphone. Ayan, so ayan. Carbon fiber sticker ko siya. Diba? Maganda naman. Isa pa isa. Ito pa isa. Ayan. So, hindi ko lang siya kinakabit pa kasi nga hindi pa nakukulayan. Ayan, may ilaw na rin sa loob. Okay. So, yun nga. Yun yung update ngayon doon sa Mitsubishi Galant natin na nare-rebuild to. Kasi
natin. Siguro by tomorrow, umpisahan ko ng ikabit to. Papakita ko sa susunod na video ko. Yan. Nakabit ko na siya. And then, testing ko yung iba pa. So, gagawin ko, dadalhin ko dito sa harap ng shop yung galan. Then, siguro dito ko na rin ikakabit yung iba. Kung hindi pa kayo nakasubscribe bago kayo sa channel ko, so, please subscribe and then like and share mo na rin, syempre, no? And also, huwag nyo pong kalimutan na bisitahin ang aking Instagram at trip nito link pa rin, syempre, no? Para dun sa mga new update para dito sa project na to. So, nasa muli mga bossing, ito po si Crispy at ito ang trip nito link.